So bago tayo magsimula, meron akong munting activity para sa ating lahat. So siguro familiar na kayo dito sa interactive platform na menti.com. So please go to menti.com. Pwede niyong i-scan itong QR code or pwede niyong i-type itong code na 4497201. 4497201. Para sa ating mga audience sa Facebook, you may join by just typing your answers sa comment section, at sa Zoom audience naman natin, pwedeng sa chat box na lang po kayo sumagot. So, tingnan natin, ano ba yung question natin sa Mentimeter? So, simple lang yung tanong natin, ano ang iyong pananghalian kanina? So, kahit hindi nyo na po banggitin yung brand or restaurant, basta ano yung pagkain? So, just continue typing in your questions and then later titingnan natin kung ano yung magiging sagot. So, yung topic natin for this afternoon ay seguridad sa pagkain or food security. So, meron po tayong nilabas na discussion paper entitled, Is Food Supply Accessible, Affordable, and Stable? The State of Food Security in the Philippines. So, pwede po ninyong i-download ito sa PIDS website. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko at itong DP 2022-2021. So, ang i-discuss kasi natin ngayon ay ano nga ba ang food security? Bakit mahalaga itong pag-usapan? Ano ba yung lagay sa kasalukuyan? Ano yung mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno at yung mga mungkahi para mas mapaiting pa natin yung pag-achieve ng food security? So, unang tanong, kailan ba natin masasabi talaga na tayo ay may seguridad sa pagkain or may food security tayo? Kapag ba mayroong pagkain, basta may available na pagkain, ano yung tinutukoy natin saan? Sa mga taniman? Sa mga pamilihan? Sa ating bang mga ref? Or sa ating mga hapagkainan? Tuwing kailan may available na pagkain? Araw-araw ba? Every meal? Agahan, tanghalian, hapunan? O yung iba, tuwing every other day, yung kanilang pagkain. Para kanino ba ang food security? Para lang ba to sa mga mayayaman? At ano bang klase yung pagkain yung ating tinutukoy pag food security? Paano kung araw-araw akong kumakain, pero hamburger lang yung kinakain ko araw-araw? Na-attain ko pa rin ba ang food security? So ilan to sa mga tanong na titingnan natin, paano ba talaga natin dine-define yung food security? So, balikan natin yung ating Mentimeter. Base sa word cloud, nakikita nyo ba yung word cloud ngayon? Visible ba siya? Ayan, ang pinakamalaki ay yung rice, kanin. Malaki din ang chicken, fried chicken. Ano pa ba yung mga medyo maliliit, yung mga fruits and vegetables, ano, or specific na kasi yung mga pagkain, kaya yung iba maliliit na. So, pinakamalaki is rice. At makikita natin mamaya na talagang yun ang pangunahing kinakain natin. Tingnan naman natin sa Facebook, Thea. Ano yung mga naging sagot ng ating mga audience? Okay, so wala masyadong nag-comment. Baka nahiya sila kasi hindi nga naman anonymous sa ating Facebook. How about sa Zoom? May mga sumagot ba? Pansit. Okay, may mga nagpansit kanina. Pwede rin kayong sumagot ng wala. Kung hindi kayo kumain katulad ko. Sige. So balikan natin yung ating presentation. So yung food security, hindi lang kasi siya yung basta merong available na pagkain. Ayon sa World Food Summit, may apat na dimensions yung food security. Availability, pangalawa yung accessibility, pangatlo utilization, pang-apat yung stability. So sige, meron nga tayo available na pagkain, may mga gulay at mga pagkain sa, halimbawa, sa mga taniman, sa mga farms natin. Ang next na tanong ay, available ba ito sa ating mga pamilihan? Abot kaya ba ang presyo ng mga pagkain?
So kahit na mayroong pagkain na pinoduce yung ating mga farmers, kung hindi naman ito abot kaya sa ating mga consumers, hindi rin natin na-achieve ang food security. Next dimension ay yung utilization o tinitingnan naman natin yung kalidad ng pagkain. Ito ba ay masustansya? At safe ba ito kainin, yung food safety na tinitingnan natin? At ang pang-apat na dimension ay yung stability. Meron bang mga pagkakataon na wala tayong supply ng pagkain? Ano-ano yung mga factors na nakakaapekto sa stability ng supply ng pagkain? Ito yung mga i-discuss natin sa hapon na ito. Bakit nga ba mahalaga na pag-usapan natin to? Unang-una, dahil nakakabit ang food security sa pag-achieve natin ng nutrition security o yung pangkabuuan na nutrition o yung pagiging healthy ng ating pangangatawan. Hindi lang yung ating physical na pangangatawan, ganun din yung ating isipan. So kapag di ba gutom tayo, aminin natin, pag gutom tayo, hindi tayo na nakakapag-isip ng diretso. Nahihirapan tayo, yung iba sumusungit, mainit ang ulo kapag gutom. So ganun din diba sa mga bata sa eskwelahan, kapag sila ay gutom, nahihirapan din sila na i-absorb yung mga lessons nila sa eskwelahan. So napakahalaga ng food security. At kapag nga meron kang problema sa pag-access ng nutritious na pagkain, nagre-resulta ito sa tinatawag nating malnutrition. So pwedeng kulang ka sa timbang o baari namang susobra kapag hindi tama ang iyong kinakain. So ilan yung mga nakalista dito sa mga nagiging problema? Pwedeng underweight ka, kulang sa timbang, bansot yung ating mga bata. Ibig sabihin, yung height nila ay mas mababa para sa kanilang edad. Ganon din naman yung pagiging payat, masyadong payat or wasted. Ganon din, malnutrition din pag sumobra ka naman sa timbang or pagiging overweight. So ano bang implication? Mag-focus tayo sa stunting o yung pagiging bansot. Ano? Hindi lang kasi ito basta maliit lang siya. Hindi kasi siya natutulog sa hapon. Diba? Yun yung mga sinasabi natin sa mga bata. Pero yung pagiging bansot, meron siyang short-term effects sa mga bata. Ano yung short-term? So, binanggit nga natin kanina na nahihirapan sila sa eskwelahan, naaapektuhan yung kanilang cognitive development, at ganun din yung pagiging malakas ng kanilang katawan. So, nagiging mahina sila, mas prone sila sa mga karamdaman at sakit. So, i-expect natin, pagtanda nila, magmamanifest, mag-worsen pa yung nagkakaroon ng long-term effect dun sa ating mga kabataan na stunted, no? So, pagtanda nila, merong economic repercussion, no? Kapag bababa yung IQ nila, hindi sila ganun katala sa pag-iisip, nagiging sakitin sila. So, mas maliit yung kanilang tsansa na kumita ng maayos pag sila ay parte na ng ating labor force. So, merong epekto sa current generation, pati sa future generation din. So, ano nga ba yung lagay ng food security sa kasalukuyan? At gagamitin pa rin natin bilang guide yung apat na dimensions. At kung tayo ay mag-zoom in at zoom out dito sa mga dimensions, may mga nakakabit pa na other factors. Katulad na dito sa availability, ano, andyan yung production, importation, at mga stocks ng pagkain. Sa accessibility, nahahati pa yan sa dalawa. Merong physical accessibility at may economic accessibility. Kapag physical accessibility, ito yung nakatuon sa mga infrastructure, tulad ng transportation, logistics, storage. At sa economic accessibility naman, tinatawag din natin itong affordability. Ang tinitingnan naman natin ay yung presyo ng mga pagkain at yung kakayahan ng mga tao na bilhin yung pagkain base sa kanilang pang-araw-araw na sahod. At sa utilization, binanggit natin kanina, tinitingnan natin ano ba yung kinukonsumo talaga na pagkain, safe ba yan, ano yung kalidad, nutritious ba ang mga pagkain. At sa stability, iba't ibang factors yung nakakaapekto dyan. Andyan yung mga natural and man-made disasters, may mga war and conflict,
even climate change nakakaapekto rin yan. So unahin natin sa availability. Ang isa sa mga parang indicators no, na tinitingnan natin is itong self-sufficiency ratio o yung kakayahan ng bansa na mag-produce ng sarili nitong pagkain. Sa mga gulay, in general, yung fruits and vegetables natin, we source it dito sa local. Kaya ng ating domestic production. Sa rice naman, nasa 90, around 90%, yung SSR or self-sufficiency ratio natin, dati nasa mas mataas na number ito. Pero throughout the years, lumiliit na. Ganon din sa corn, nasa 95%. Sa pork and chicken, nasa 98% to around 90s. Pero in the recent decade, bumaba na siya, around 90% na lang yung nasasagot ng domestic production. Etong sa galunggong, sinong may favorite sa GG? So sa galunggong, nasa 99 to 100% dati na produce natin yung mga galunggong galing sa sarili nating mga katubigan. Pero last 2 years, medyo erratic yung self-sufficiency natin. Biglang lumalaki yung importation natin. Ganon din sa tuna. In the recent decade, nasa 80% na lang yung na kukuha natin mula sa domestic production. Ngayon, dumako naman tayo sa next dimension, yung accessibility. So, ano-ano nga ba yung binibili ng ating mga kababayan? So, ayon sa study ni Mbuya et al. Noong 2021, ginamit nila yung 2015 na datos ng PSA. At ang nakita nila, ang cost o yung halaga ng recommended diet ay nasa 68.2 pesos per adult per day. At ang kanilang nakita na shares, dapat ang in-spend natin ay around 15% para sa meat, fish, and nuts. Pumapangalawa lang dapat yung starchy staple, anito yung rice, no, sa 11.4%. Pero ano talaga yung nangyayari? So hindi tayo nagsispend ng 68.2, nasa 47.5 pesos lang yung na-spend. At ang pinakamalaking share ay ito, yung color blue, yung starchy staple. Pumapangalawa lang yung meat, fish, and nuts. So kanina, di ba, dun sa ating Mentimeter, napakalaki talaga nung sa rice. So starchy staple, yun yung ating staple food. Napatunayan natin siya ngayong hapon. So, tingnan naman natin yung mga mahihirap, yung poorest 40%, ikumpara natin sa richest 40%. Ang mga, yung poorest 40%, in terms of consumption ng meat and pulses, nasa around 50% lang yung kaya nilang ikonsumo. Yung richest 40%, mas mababa din sa recommended yung kaya nilang ikonsumo, pero maliit lang yung gap. Very striking yung dito sa poorest 40%. So, saan tayo bumabawi, di ba? Less than the recommended para sa meat, vegetables, milk, and milk products, ganun din sa eggs. Dito tayo bumabawi sa starchy staple. Kita nyo naman, 59% more than the recommended. So, doon naman tayo bumabawi sa starchy. Bakit ba nandun tayo sa starchy? Bakit hindi tayo gaano doon sa meat, vegetables, etc.? So, isa sa nakaka-apekto kasi sa presyo, pagiging abot-kaya ng mga bilihin, ay yung lagay ng ating infrastructure. So, pwede kasing totally wala na yung infrastructure na kailangan natin. Or pwede hindi maganda yung lagay or yung condition ng mga infrastructure. So, ano ba yung ranking ng Pilipinas? So, nakikita natin dito sa screen natin na mababa yung ranking ng Philippines against its neighbors, no, sa ASEAN. So, laging behind tayo in terms of logistics, shipping. At
bakit ba kasi kailangan natin ng maayos na infrastructure? So, halimbawa sa fruits and vegetables, very sensitive sa temperature and proper handling itong mga fruits and vegetables dahil nga iba dyan ay perishable, pati na rin yung sa isda. No? Kaya dapat maayos yung infrastructure na na daan, yung mga lubak, meron na rin talaga yung implication dun sa food wastage. Ano? So, instead of yung buong malaking basket ay madadala mo sa pamilihan na as is 100% mabibili sa magandang kalidad ng ating mga mamimili. Kapag pangit yung daan, pag hindi maganda yung storage facilities, liliit lang yung pwedeng maibenta sa mga pamilya na nasa magandang kalidad. Kaya ang tendency ay tataas yung presyo. Ngayon, dumako naman tayo sa next dimension, yung utilization. Meron naman tayong nakita sa trend na bumaba for a time, 2007 hanggang 2016, yung hunger incidence base sa datos ng PSA. Napababa natin siya. At ganun din, napataas naman yung number ng mga households, yung mga kabahayan na food secure. Napataas naman natin siya. At dahil dyan, meron din tayong gains sa malnutrition kahit pa paano napababa natin yung stunting, wasting. Ngunit, kung ikukumpara natin itong performance natin na ito against our neighbor, limbawa yung Vietnam, makikita natin na mabagal yung ating pagpapababa sa stunting prevalence. So ito yung study ni Dr. Ulep ng PIDS, no. Nasa 0 to 1% lang yung rate annually ng pagbaba ng stunting natin, pero yung Vietnam nasa 5 to 6%. At nakikita rin natin na oo, hindi na nga tayo masyadong nagugutom. Pero pag tiningnan naman natin yung kalidad ng pagkain na kinakain, meron pa rin tayong problema, no? Yung macro and at micronutrient deficiency, mas lumalala siya. Sa next dimension, yung last dimension natin, yung stability. At nabanggit nga ni President Orbeta kanina yung mga factors na to, no? Andyan yung digmaan ng Russia-Ukraine na nakakaapekto sa supply chain ng iba't ibang mga pagkain. At hindi lang yung mga pagkain, pati yung mga inputs. Kaya talagang may multiplier effect yung problema natin. Mas tumataas yung presyo. At may problema din, syempre, sa mga peste at sakit sa mga taniman. O halimbawa, sa case naman ng swine, yung Asian swine fever, etc. Ganyan, may problema din tayo pa rin sa COVID, yung ating pandemya. At ito nga yung napakalalang problema din sa climate change na syempre nakaka-apekto sa production level, yung kakayahan natin mag-produce ng ating pagkain. Kaya patuloy na nakaka-apekto yan sa ating mataas na presyo ng pagkain. Malamang ang ating mga nanay, ang ating mga estudyante, lahat kayo dyan na nakikinig, nararamdaman nyo yung epekto ng mataas na presyo ng pagkain. At kanya-kanya tayo na paghihigpit ng sinturon na ginagawa. So tingnan natin, ano ba talaga yung performance ng Philippines against our neighbors? Although nakita na nga natin na laging behind tayo. No? Pero in fairness naman, throughout the years, makikita natin dito sa Global Food Security Index na scores, papataas naman ang scores ng Philippines. So, tinitingnan kasi ng The Economist yung iba't ibang factors na nakakaapekto nga sa global food security ng bawat bansa. So, halos pataas naman yung trend. Ibig sabihin, improving yung scores ng mga bansa. Pero, titingnan natin yung pace, gaano kabilis or gaano kabagal yung pagtaas ng scores natin. So halimbawa dito, ito yung color green, yung Indonesia. Dati nasa mas mababa yung score nila, no? Pero na-overtake na nila tayo, mas mataas na yung score nila.
At ito yung latest ranking 2021 versus 2022. Gumanda yung ranking ng Indonesia, ganun din sa Vietnam. Pero yung Philippines, unfortunately, bumaba yung ating ranking sa latest na ranking na nilabas ng The Economist. Ngayon naman, tingnan natin ano ba yung pre-pandemic na conditions at yung nagkaroon na nga tayo ng pandemic. Pre-pandemic, apat sa 10 kabahayan yun na nakakaranas ng moderate or severe food insecurity. Ibig sabihin nito, talagang hindi consistent yung access nila sa pagkain. May mga pagkakataon na natutulog sila sa gabi na hindi na sila kumakain. Pagkagising nila sa umaga, hindi na rin sila kumakain. So, ito yung isa talaga sa mga kailangan natin na tutukan para mapaliit natin yung number ng mga households na nakakaranas ng moderate or severe food insecurity. Nakita natin nung pandemya lumala, nasa 6 sa 10 mga kabahayan ang nahirapan talaga na mag-access ng pagkain. At na-reflect din yung mga problema natin ito no, sa SDG 2, yung performance natin sa pagkamit ng Sustainable Development Goal number 2. On track tayo para lang dito sa obesity. Pero sa other malnutrition ay marami pa rin talagang kailangang gawin. So ano ba yung mga ginawa? Ano ba yung mga hakbang ng ating gobyerno para marating natin yung estado ng food security? Siyempre yung DA, ito, sila yung involved. Siyempre ang focus nila ay mapataas yung production level ng ating bansa at kaya marami silang programa para sa ating mga magsasaka. Meron ding Senate bill na pinasa si Senator Ontiveros last year, yung Zero Hunger Bill. Unfortunately, hindi siya nakapasa. Naglalayon sana to na magkaroon ng Commission on the Right to Adequate Food at magbalangkas ng National Food Policy. At nung kasagsaga ng pandemya, nagkaroon ng IATF on Zero Hunger. Very ano sila popular last year, no? Meron silang multisectoral initiative, yung Pilipinas Contra Buto. Multisectoral, ibig sabihin nandiyan yung gobyerno at yung private sector and civil society. Unfortunately, hindi na rin siya natuloy. Ito naman, nakasaad naman dito sa screen natin, yung iba't ibang programa na nakalagay sa PIPAN o yung Philippine Plan of Action for Nutrition. So, meron kasi tayong tinatawag na nutrition-sensitive programs at nutrition-specific programs. So, yung mga nutrition-specific programs tulad nito, overweight obesity management, micronutrient supplementation, ito yung mga direktang nakaka-apekto, nakakapagpataas ng nutritional outcomes. Samantalang, itong other programs na nakalagay dito, tulad ng gulayan sa paaralan, FMRs, diskwento caravans, ito naman yung mga examples ng nutrition-sensitive programs. So, hindi direct yung kanilang impact sa nutritional outcomes, pero nakakatulong din sila. At mapapansin natin dito na involved, hindi lamang yung DA, kasi diba, yun yung iniisip natin, food security, trabaho lang yan ng DA. Pero mali po yung ganong kaisipan dahil lahat ng maraming government agencies yung kailangan magtulong-tulong. Andyan yung DPWH para sa public works, yung mga LGUs, DTI, mahalaga din tong salin tubig. Yan. At yung DOH, DepEd, and other, andyan din yung DAR, iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Yung kailangan magtulong-tulong para talaga na ma-achieve natin yung food security. Ano ba yung mga mungkahin natin para sa hinaharap? So una dito, yung systems view na tinatawag natin. Ano ba tong systems view? Kasi yung food system, dikit siya sa iba pang mga system, yung energy system, trade system, health system, and other systems. So, dapat tinitingnan natin ang food, yung pagkakaroon ng pagkain, sapat na pagkain, bilang nakadugtong nga siya sa iba't ibang mga systems. Hindi siya isolated. So, kapag gagawa tayo ng mga programa,
ma-anticipate natin na ah, okay, connected pala siya doon. So dapat meron tayong maayos na coordination doon sa specific agency na involved sa system na yun. At kung meron pa kayong gustong malaman tungkol sa food systems, I recommend you to watch itong YouTube video na ito. Webinar din siya about food security. Next recommendation natin ay sana yung nutrition, di ba yung PPAN nga, Philippine Plan of Action for Nutrition. Sana pag-isahin na yung food security and nutrition security kasi talagang hindi na sila mahihiwalay. Pagsamahin na natin sila at magkaroon tayo talaga ng ano ba yung vision? Ano ba yung mission? Di ba sa QMS, meron tayong ganyan. Ano ba yung gusto talaga nating ma-achieve by anong taon? Kailangan specific tayo kailan natin gustong ma-achieve yung food security. O, alimbawa, by 2040, ma-achieve natin food security and nutrition security. Then, we work backwards. Ano yung kailangan natin gawin bawat taon para ma-achieve natin yung goal natin? At bawat ahensya ng gobyerno, meron sila kanya-kanyang action plans para nakikita kung ano yung kanilang mga role, ano yung kanilang specific programs bawat taon, and lahat yon working towards our goal, shared goal, yung nutrition and food security. Yung pangatlo natin na mungkahi ay i-prioritize natin yung children and lactating pregnant women sa pinakamahihirap na lugar sa Pilipinas. Bakit may prioritization? So, alam naman natin na imposibleng maabot yung lahat tayo sabay-sabay matulungan ng gobyerno. Hindi yun mangyayari. So, kailangan may prioritization. Unahin natin yung talagang mga nangangailangan na tulungan. Meron tayong window lang na tinitingnan, di ba, yung mga bata, edad 5 pababa, merong crucial window na dapat matugunan yung kakulangan nila sa nutrisyon. Unahin natin sila. Dahil sinabi natin kanina, may long-term repercussion, irreversible effect sa ating mga kabataan. Kaya dapat sila yung ating unahin. At yung last na recommendation natin ay gamitin natin yung data, yung mga available na technology and innovation para magkaroon tayo ng maayos na database. Ayan. So, gayahin natin sana itong Global Information and Early Warning System ng FAO. Although meron na rin naman yung DA, ano, meron na din silang monitoring na ginagawa. Pero mas maganda kung talagang integrated na lahat, hindi lamang yung mga datos ng DA, dapat nakadikit na rin sa ating database yung mga impact indicators natin. Yan, halimbawa, yung mga stunting prevalence, yung wasting prevalence, etc. So, nakahimay siya. Lahat ng indicators ilalagay po natin dun sa ating iniisip natin na database. At maglabas sana ng mga early warning, di ba? Alimbawa, ma-detect niya na merong kakulangan ng supply ng repolyo sa isang probinsya. So, ano yung magiging tugon ng gobyerno dapat doon? So, makikita natin na may oversupply dito sa katabing probinsya. So, mas madali yung coordination ng mga LGUs na okay, pwede pong dito manggaling yung kulang na supply. So, yun yung isa sa mga tinitingnan natin na dapat meron tayong maayos na datos na although available, meron tayong mga PSA data. Pero yung mas granular na data, mas real-time, yun yung kailangan natin. Meron na rin kasing ginawa yung may project yung DA at FAO, yung PhilFSIS. Unfortunately, hindi na rin siya natuloy. So, ito sana, no, kung mas napaganda natin itong PhilFSIS, ito yung magandang gawin ng ating gobyerno. At yun lamang po, sana ang dalangin natin ay lahat ng sambahayan ay maging food secure sa hinaharap. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig.